So, protocol po for tilapia pan-based hatchery. So, ang una po dyan, yung pan preparation. So, ang next step po ay yung stocking of breeders. Then, collection or harvesting of fingerlings. Then, yung pong howling of breeders. So, yung pong mga na-howl natin or na-condition na breeder, ready na po siya uli for the another cycle. Ito yung protocol for the tilapia pan-based hatchery. So, ang una po natin ginagawa ay preparation ng pond. So, kasama po doon yung pond draining. Kinokolekta po natin yung lahat ng stocks at saka tinototal drain po natin yung pond. So, para po ma-sure natin na wala po talagang maiiwan na mga predator or mga ibang species doon sa fish pond. So, ang pangalawa po sa pond prep ay yung pond treatment or paglalagay po ng lason. So, ang ginagamit po natin dito sa center ay tea seed powder. So, ang application rate po na ginagamit natin ay 100 to 200 kilogram per hectare. Kaya po tayo naglalagay ng lason para po ma-sure natin na walang predator po na naiwan sa ating fish pond. So, ang sunod po ay application ng lime. So, sa application po naman ng lime, ang application rate na ginagamit natin ay 100 to 200 kilogram per hectare. So, bakit naman po tayo naglalagay ng lime? Para po ma-neutralize yung pH or yung acidity ng lupa. So, ang sunod po ay leveling ng pond bottom. So, para po ma-incorporate yung nilagay natin na lime doon sa lupa. So, sa pond drying naman po, ini-ensure po natin na mag-crack yung lupa o yung soil para po ma-prevent natin or talagang ma-ensure natin na wala pong natirang predator sa ating pond. Installation ng screen para po ma-ensure natin na walang papasok sa ating pond na predator or unwanted species, and to prevent din po yung pagpasok or paglabas ng ating stock. Next step is yung application ng fertilizer. So, ang ginagamit po natin dito sa center ay inorganic or 16-20 or urea. So, ang application rate naman po niya ay 100 to 200 kilogram per hectare. So, pwede pong i-broadcast, nakahanging method, or pwede rin po nalusawin sa tubig. Pwede siyang ilagay ng may tubig or may konting tubig or walang tubig. After po ng application ng fertilizer ay water filling. So, sa water filling naman po, ang minimaintain natin na water level ay 0.8 to 1 meter. So, dapat po may screen or saranet po yung ating inlet and outlet. So, ang sunod sa pond preparation ay stocking ng breeder. So, ang ginagawa po natin sa stocking, ina-haul po muna natin yung breeder sa conditioning hapa or net. Tapos, sineselect po natin yung babae at saka lalaki. So, sa babae po, dapat yung breeder natin ay swollen or ready to spawn. Sa lalaki naman po, dapat siya ay functional male. So, chine-check din po natin yung buccal cavity o yung pinakabunga nga po ng babaeng breeder. So, ang pinipili po natin ay yung wala pong itlog sa bibig. Ang stocking density po na ginagamit natin sa pond base ay 1 piece per 2 square meter. So, following po yung sex ratio na 1 male sa 3 female. So, ang sunod po sa stocking ng breeder ay collection na po or harvesting ng fingerlings. So, after 19 to 21 days, pagkatapos po nating in-stock yung breeder sa pond, so collection na po ang susunod na step. So, meron po tayong dalawang klase ng scoop net. Meron po yung malaking butas.
So para po yun sa breeder, eh yung fine mesh po ay para sa fingerlings. So yung harvesting po natin or collection ng fingerlings ay once a week lang po natin ginagawa per pond. So para po ma-avoid natin yung stress sa fingerlings. So yung pong mga nahaul natin na fingerlings sa pond ay hinahaul natin patungo po sa ating outdoor hatchery area. So ang sunod po na step ay hauling ng breeder. So yung pong mga nahaul natin na breeder ay nilalagay po natin sa conditioning hapas or nets. So ang duration naman po ng conditioning ng breeders sa hapa ay 1 to 2 weeks. So separate po yung male and female na breeder. So make sure po na magkahiwalay po sila. Kasi kung hindi po sila magkahiwalay, magmi-mate pa rin po sila. So ang feeding frequency po natin ay twice a day with a feeding rate of 2 to 3% of their body weight. So ang size po ng ating conditioning hapa ay 10 by 5 by 1.5 meter or stocking density ay 3 to 5 pieces per square meter. Ang feeding time po natin ay 9 to 10 a.m. and 3 to 4 p.m. So ready na po uli siya for another cycle. So ang cycle po pala natin ay 40 to 45 days per cycle.